Ano ang nararamdaman mo kapag mataas ang blood pressure mo? Ikaw ba yung nahihilo, umiikot yung mundo, nagsusuka at dinadala sa emergency room? Ikaw naman ba yung kabog ng kabog ang dibdib, nagpapalpitate? Ikaw ba yung sumasakit ang dibdib, kapos ang paghinga? O ikaw naman yung dumudugo ang ilong? Maraming pasyente ang dinadala sa emergency room, nagdudugo ang ilong, napakataas ng blood pressure. Nakaka-relate ka ba dyan? O baka naman ikaw yung masakit lagi ang ulo. May hot flashes, mainit, masakit ang ulo at masakit ang batok. Kapag dinala sa emergency room, napakataas ang blood pressure. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. What to do pag napakataas ng blood pressure mo? Sa mga bago sa ating channel, kindly like and subscribe po. Ang channel po natin ay nagbibigay ng mga health information para sa mga different medical condition. And I hope makatulong yung ating mga video para naman maging healthy kayo with your family. By the way, ito nga po pala si Dr. J, isa akong internist and cardiologist ng The Javisons Channel. So pag-usapan na natin, what to do pag mataas ang blood pressure mo? Alam nyo ba, base sa data sa buong mundo at sa Pilipinas, 3 sa 10 na katao ay may hypertension. 30% at kalahati, 5 out of 10 ng population natin ay hindi alam na sila ay may hypertension. So, baka naman high blood ka na, hindi mo pa alam, kaya kailangan mag-monitor at magpakonsulta. At 20% ang controlled lang ang BP. Ibig sabihin, 80% hindi kontrolado ang blood pressure. Kaya pag-usapan natin, what to do pag mataas ang blood pressure mo? Base sa data, 90% o 90% ng high blood, walang nararamdaman. However, kapag ang BP mo ay pumalo na sa 180 systolic o kaya 120 diastolic, 180 over 120, ay pwede ka nang may maramdaman kasi papasok na ito sa hypertensive crisis. So kapag ganito nakataas ang BP, pwede na ninyong maramdaman ang pagkahilo, umiikot yung mundo mo, nagsusuka ka, pwede rin namang sumasakit ang dibdib, nahihirapang huminga, pwede namang kabog ng kabog o dumadagundong ang iyong dibdib. Yung iba naman, namamanhid ang mga kamay at paa. At yung ibang pasyente naman, nagdudugo na yung ilong. So, sinusukod na yan sa emergency room at pinabababa natin yung blood pressure. At syempre, ang kadalasang complaint ng mga pasyente, Dok, masakit yung ulo ko, masakit yung batok ko, at parang mainit. So, ito yung pinaka-common na simptomas ng mataas na blood pressure. So, what to do? Anong pwedeng gawin? Ito yung mga steps. Number one, magpahinga. Rest lang muna. Humiga ng flat sa kama. And then, mag-take ng blood pressure every 5 minutes. So, hindi pwedeng mag-panic, hindi pwedeng mataranta, kalma lang, sabi nga nila, chill lang. Kasi pag nataranta ka, lalo mag-shoot up yung blood pressure mo. So, second is take deep breathing exercise. So, slowly po, hihinga kayo ng malalim for 2 seconds. And then release po ng dahan-dahan. So, abdominal breathing, gawin mo nyo ito ng 2 to 3 minutes. Habang nakahiga kayo, in that way, marirelax po yung mga smooth muscles ninyo and including yung mga muscles ninyo sa mga kaugatan ninyo. And in that way, bababa slowly ang inyong blood pressure. So again, hinga ng malalim, dahan-dahan for 2 seconds and then release po dahan-dahan sa bibig. So gagawin po ninyo yan habang nakahiga at yung kamay po ninyo dapat naka-open palm, okay? Hindi po nakaganyan. Okay, naka-open po yung inyong palm.
Okay? Anong next? Mag-take po kayo ng isang tasang chamomile tea. So, tsaho, sa amin ho sa bahay, meron kaming chamomile tea na naka-ready palagi. So, after ho mag-lunch at after namin mag-clinic, pagdating ng hapon, sapagkat napagod ka na sa buong araw, isang tasa ng chamomile tea, it can soothe your or it can relax you. So, in that way, bababa yung blood pressure ninyo. At sabi naman, Doc, wala kaming chamomile tea. Kung wala kayong chamomile tea po, hot water. So, inom lang ng isang tasang mainit na or maaligamgam na tubig. And then, kumain kayo ng isang pirasong banana. So, in that way, may added potassium kayo. And then, yung warm water can relax your body. So, bababa ang inyong blood pressure. After nyan, isa pang pwede nyong gawin is take warm shower. Yung warm shower po, it can relax our body, yung ating mga muscles, pati na rin yung ating mga ugat. Gaano katagal? 15 minutes. So, 15 minutes po, mag-shower kayo. At ang last, kung hindi pa rin nagda-drop yung BP ninyo, talaga namang tense na tense ka pa rin, take a 5-minute walk. So, maglalakad po kayo ng 5 minuto. Mas maganda nga po outdoor, sa labas ng bahay. Basta open po yung area, wala naman masyadong COVID, maglakad, and then it will relax you, it can lower the blood pressure. Habang naglalakad po kayo, you take your deep breathing exercises. Again, habang naglalakad, ihinga ng malalim for 2 seconds, and then release sa bibig. Habang naglalakad, bababa ang blood pressure. So I hope nakatulong na naman yung ating video sa mga may hypertension. Remember, dapat mapababa natin ang blood pressure sa less than 130 over 90 para maiwasan natin ang komplikasyon. So, please like po ang video, paki-share na rin po sa mga kakilala ninyo at paki-pindot po ng subscribe button. This again, Dr. J, para sa The Jimmy Sons Channel.